Hello guys, welcome back to my YouTube channel guys. Guys, kararating ko lang galing sa ano, galing sa bakasyon. At ito na nga guys, ituturo ko sa inyo kung paano tayo, dahil nahirapan akong mag-ano guys dun sa ano no, sa Muqeem registration natin. Kaya gusto ko makatulong din sa iba kasi ako nahirapan ako nung una. Kaya tuturo ko sa inyo guys kung paano natin makuha itong ano na to. Paano tayo mag-register sa Muqeem registration. Ito pa guys, pag nakuha nyo na yung registration sa Muqeem guys, ito yung lalabas. Pagka na okay na. Hello guys, ito, welcome back to my YouTube channel guys. Ito guys, tuturo ko na sa inyo kung paano tayo mag-register sa Muqeem no. Kasi pinaka-importante ito guys. Pag wala kayo nito, hindi kayo makakapasok sa Saudi Arabia. Kaya guys, tuturo ko sa inyo kung paano mag-register dito kasi ako nahirapan ako dito. Doon sa problema na lagi tayong something went wrong ang problema. Kaya ito guys yung ating tuturo ha. Ito yung Muqeem registration guys. Nandito na tayo. So i-ano natin yung arrival service. Arrival registration service. Yan, naglo-loading pa tayo. May na yung ating signal guys. Ayan guys, nakikita niyo yung ano, start registration. So pindutin natin ang start registration guys. So guys, ito makikita natin ano, dito na tayo. Ayan yung mga yan. Arrival registration ang tawag yan guys sa ng Muqeem. Ayan yung makikita niyo guys. Ito guys, ang ibig sabihin nitong vaccinated visitor, ibig sabihin nito yung mga baguhang OFW na bakunado dito sa diyan sa Pilipinas no. Ito yung mga baguhan. Bago pa lang mag-abroad sa Saudi, ayan. Tapos not vaccinated visitor, yun yung mga baguhan na hindi pa bakunado. So kung kayo bakunado na, dito kayo magpupunta sa vaccinated visitor. Dito naman sa not vaccinated visitor kayo pag hindi kayo bakunado. Pagka kayo naman, ito naman guys, dito tayo sa vaccinated resident, not vaccinated resident. Ibig sabihin nito, pagka sinabing vaccinated resident, ito guys yung mga OFW na meron ng mga ikama. Ha, ito yung mga OFW na meron ng ikama. Kung ikaw vaccinated ka na, o dito ka, pag hindi ka pa vaccinated, dito ka. So guys, ito. Pag pinindot mo ito dito, ako sa vaccinated resident ako eh. Kasi dati na akong FW, may ikama na ako kasi dito ako pipindot. Ngayon guys, yan. Lalabas dito yung country of arrival, tapos yung ikama number mo. Kapag dito ka kasi pipindot guys sa ano, kapag ang pipindutin mo, pag dito ka sa vaccinated visitor, yan, ang lalabas dito, country of arrival, saka ito nationality niyo, pag pinindot mo yan, lalabas yun yung ilalagay mo yung visa mo. Yung magkaiba yung ano sa visitor saka sa resident, no? Kaya ako dito, ako sa vaccinated resident, dito tayo. So yan, si-select mo yan ngayon, select country of arrival. So ikaw papunta ka sa Riyadh. O kung sa Jeddah ka, Jeddah ang pipiliin mo. Ita-type mo lang dito yun. Ako, basta Saudi Arabia pala, Saudi Arabia tayo no. Ayan, gabimitin ko lang Saudi Arabia. Tapos yung ikama mo, pindutin mo yung ikama. Asan ba yung aking ano? Ito, Saudi Arabia. Ayan. Tapos yung ikama mo. Tapos yung birth date. O kasi hindi ko na ilalagay yung aking ano, kasi tapos na ako eh. Nakuha ko na yung aking ano, basta ituturo ko lang sa inyo. So, susundan nyo lang naman yon. Yan, ikama number mo, tapos birth date, tapos I'm not a robot. Ito guys, yung problema ang sinasabi ko sa inyo, na naranasan ko kahapon, nung nakarang araw, nung ako yung nag-ano sa Muqeem. Pagka binerify ko siya, ang lumalabas, ano, something went wrong. Yan yung lumalabas guys, something went wrong. Kaya naguluhan ako, nung tagal ko kinabahan ako, baka hindi na ako makabalik. So yung gagawin nyo dyan guys, una yung gagawin muna, titingnan nyo yung inyong tawakal na.
titingnan niyo yung tawakal na ninyo, kasi ang tawakal na ngayon mayroong updated version. Pag hindi pa naka-update yung tawakal na mo, siguro baka hindi siya nag-upper dito, kaya ano siya, something went wrong nakalagay. Kasi tagal kong inulit-ulit yung verify na to, ganun ang nangyayari, something went wrong. Tapos tiningnan ko yung aking tawakal na ina-update ko, binubuksan kong tawakal na ko, ayaw mabuksan. Nagtataka ako kung bakit hindi mabubuksan. Tapos nang tiningnan ko, hindi naman kasi sinasabi na kailangan i-update, walang nakalagay na kailangan mong i-update yung tawakal na mo eh. Kaya kung biglang kakaulit-ulit ko sa tawakal na ko, mayroong lumabas na mayroon dong updated version ng tawakal na. Ang ginawa ko, in-update ko siya guys, in-update ko yung tawakal na ko. Tapos, yun, nag-okay na siya. No? Nabuksan na siya, nag-okay yung tawakal na ko, nakagreen na siya. Tapos yung inulit ko, nag-try ulit ako mag-register, ayaw pa rin. Siguro dahil kaka-update ko lang aking tawakal na. Pero inulit ko siya ng inulit. Gumamit ako ng ibang cellphone. Kasi yung ginawa ko dati sa cellphone ko na to, saka yung sa aking sa laptop, ayaw pa rin. Hanggang sa lumipat na ako sa cellphone ng anak ko, doon gumana na siya. Nung binerify ko to, nag-okay siya. Lumabas yung mga pipilapan ko. No? Lalabas doon kung saan kang pag lumabas yun, pipilapan mo yun. Tapos i-re-registered mo, ang lumalabas, ganun pa rin, nag-aano pa rin siya, something went wrong pa rin. So yun, inulit ko ng inulit ang pinindot ng something went wrong guys. Nag-okay siya, lumabas yung ito lumabas itong ganito. Kapag lumabas itong ganit, yung ganun guys, itong nasa taas na to, pag lumabas yan, ibig sabihin okay na yan, kailangan mo na lang i-print yun. Yeah guys, ganun yung gagawin. Ito pa guys, pag ganun ang nangyari, pag ayaw pa rin kayong maka-registered, pumunta pa rin kayo sa airport guys, tumuloy pa rin kayo. Kasi i-assist kayo dun sa immigration. May mga taong tutulong sa inyo dun. Kasi kahapon, nung dumating ako dun sa airport, yun nga, maraming ganun, maraming hindi pa nakapag-registered. Meron nag-assist sa kanila na taga-immigration. Tinuturuan sila kung paano mag-register sa Muqeem. Kasi guys, pag wala ka talagang Muqeem, hindi ka talaga makakapasok. Kaya yun yung ginagawa ng iba. Tinuturuan sila ng mababait yung iba dong sa immigration. Tinuturuan sila kung paano. Kaya kung kayo, hindi kayo nakapag-register. Pero guys, pag nag-register kayo, bibigyan ko kayo ng tip para kayo mag-register kayo. Kailangan 3 days muna kasi 72 hours naman yung Muqeem na yan eh. So, bali 3 days siya. Bali, dahil kanyan, kung alis mo bukas, ngayon, sa 3 days ka mag-register sa Muqeem, mga gabi, ganyan. Para kapag ka medyo nagka-problema ka, may kinabukasan pa, pwede mo pang maayos. Kasi kagaya sa akin, kinabahan ako kasi ngayon ako nag-registered sa Muqeem, kinabukasan ng flight ko, kinabahan talaga ako. Kaya kailangan din sa pasok sa 72 hours, bali 3 days yun, doon na kayo mag-start, mag-registered na kayo sa Muqeem na yun para hindi kayo kabahan. Para pag meron pa kayong kailangan gawin, basta kailangan nyo i-update nyo yung tawakal na talaga ninyo para makapasok kayo dito sa Muqeem. Ayo guys, maraming salamat guys. Sana nakatulong itong aking video sa inyo kasi talagang hindi ito problemadong talaga ako nito nung problema ito naranasan ko nung ako nag-registered, no? Kaya sana nakatulong ito sa inyo guys, maraming salamat.